Congratulations to your powerful performance in this film. Salamat sa panonood. June, anong masasabi mo sa naging role mo sa pelikula? Well, sa mga nakapanood katulad mo, syempre medyo daring, konting pressure na ganun yung konsepto, pero it's not all about ano naman eh, diba? It's not all about gender. It's not about homosexuality. It's about the life issues that the film possesses. I mean, yung message. So, yun, daring and marami siguro yung aral din makukulit natin kung paano magpaganda yung isang tao, yung transgender. Alam mo yun, hindi niisip yung pwede maging kapahamakan bumanda lang sila. So, yun, malinaw naman na mensahe na nasa story ni Derek Edong Roy. Naging mahirap bang role na ito para sa'yo? O hindi? Medyo, kasi kung sa sexy, well, I'm mature enough. Siyempre, I'm teenager, hindi na teenager, siyempre. So, nung una, nung in-interview, nung nagka-meeting, naiintindihan ko naman yung role eh. So, tinanggap namin yung manager ko ni Sir Ricky Gallardo. So, maganda yung story kasi. So, naniniwala ako sa, yung story pa lang, alam kong maraming aral na mapupulot. So, yun. Nung una, paano na i-offer sa iyo ang role na ito? Nagkaroon ng isang simpleng meeting with Derek Edong Roy and his staff. And ako, tsaka si Sir Ricky, bali apat lang kami. So, yun, napag-usapan, hindi ko alam, wala pang idea before kung gaano ka-daring yung role. So, yun, medyo nabigla rin nung on the day itself, nung mga shooting days na kasama ako. Pero nung nabasa mo na ang nilalaman ng script, nagdalawang isip ka ba sa role na ito? Hindi na rin eh. Kasi alam mo yun, yung buong story nga. So, naniniwala ako sa story, kaya tinanggap namin ni Sir Ricky, naniniwala ako. So, through the process, naiintindihan namin na talagang yung mensahe, yung klase ng pinibala ni Derek Edong ay, alam mo yun, maraming nagbibigay na aral sa atin. Yung especially sa mga transgender. Yeah. Yung mga sinushoot, nung sinushoot niya na yung mga ibang delicate scenes, nagkaroon ka ba ng hesitation to do it? Hesitations? Medyo naihilang, syempre. Kahit sino, dahil bago yung katrabaho. But in the level of maturity for me to be able to do that scene, that particular scene, those particular scenes, syempre, medyo open-minded na naman tayo doon. So, ayun, medyo first time mamitin ko yung mga actors ko rin nila, Mimi, nila Francine. So, ayun, medyo naihilang ng konti doon naman. What are the other films that you have done in the past? In the past, I did one for Derek Adolf Alex. Actually, two for Haru and Death March. I was part of those two films. Yung Death March, nakapenetrate dun sa Cannes Film Fest. So, it's Filipino Pride. Nakatrabaho natin itong mga to. So, hopefully, sundan pa ako tulad na ito. First time ko kay Derek Adolf na alam kong respetado at isang napakagaling ng Derek Adolf. So, sariling konsepto, sariling story. Siyempre, directed by... Para sa role mo na uno sa pelikulang Quick Change, ano ang ginawa mong paghahanda? Physically, wala naman. Mentally, medyo konti. Siyempre, katulad nga, matured na naman tayo sa level ng maturity. Hindi naman ganun, alam mo yun, medyo broad-minded na naman siguro tayo sa ganung konsepto. Pero yun nga, naniwala kami sa story ni Sir Ligi nung nireed namin yung lines with Derek Adong, nung simpleng meeting nga na ginawa. So, yun. Alam namin, maganda yung story. Ano ang isang eksena na hindi mo malilimutan sa pelikulang ito? Storya. Siguro lahat memorable para saan. Kasi hindi naman konti, hindi naman ganun karami. So, lahat importante. Sa whole, gusto ko yung pelikula. Gusto ko yung naging resulta. Gusto ko yung naging produkta ng pelikulang ito. Na, sa direction ni Derek. Meron ka bang favorite line from the movie? Siguro, discriminating. That would be... bakla naman kasi yung tita mo eh. So parang hindi ako yun, na parang magsalita na gano'n sa tao. Na parang, alam mo yun, medyo disrespectful. So yun, hindi ko makakalimutan siguro. Na, alam mo yun, I don't mean it actually. Siyempre, part ng role. So kailangan mo sabihin yun, part ng script. Salamat, Junjun.